Hello! Good morning! Pitsanabi ngayon ng Hunyo 2024. Katatapos lang sumamba. Sa tulong ng Diyos, may mga biyayang spiritual. Okay, we have a new uploaded melody guitar. Instrumental. You can relax while you are listening. Ikukwento ko lang ang aking pagkatawag sa Iglesia ni Kristo. That was in 1980. Natawag ako noong 1980, May 30, ako nabautismuhan sa Central. Halos alinsabay lang ng ng kasal nila Rico J. Pono. That was an unforgettable experience. Ikikwento ko lang ng maikli. Iwasan na lang natin yung medyo foul o masama. Lahat naman tayo nagkakamali. But ulitin ko, we are trying to eliminate bad habits and continue working with the good habits. Paano ba ako natawag sa iglesia? Noong pumunta ako rito sa Maynila pagkatapos ng graduation ng high school, I was a national scholar. Dahil Coco Feed scholar ako nung high school. Dahil nagbalik naman ako after I quitted my first year high school, dahil wala nang pangbayad yung father ko ng aking tuition fee. So, by the way, mayroon lang akong i-correct sa ibang vlog ko na first year yun nung naging third honor. Nung announce ang tatlo na yung top 3, si Elina Mabansag, si Virginia Bagaykay, at Bimbinido Nablo. Nung reviewin ko yung mga grades ko, ako yung pangatlo dapat. Then I quit at that Pwede ang advisor ko nung first year ay si Mrs. Mandia, taga Bagakay. May mina pa noon ang Bagakay Mines. Then, I quit my high school education, first year high school. Then, after 2 years, I came back. Bumalik ako. Then I was always first honor until I graduated valedictorian to Hinabangan High School, my secondary high school. By the way, at the end of this video, malalaman nyo kung saan lokal ako tinawag. Kaya kung sino mang ang gustong pumasok sa iglesia, buwasan lang natin naman. Kung sino man ang gustong pumasok sa iglesia ni Kristo, umano kayo sa malapit sa inyo, may mga lokal ang iglesia, magtanong-tanong. Ang nag-akay sa akin para sa iglesia, makapasok ako,
ay si ang pinsan ko si Kuya Maning. Then, pumunta si Sabrot. Ang humalili sa akin, ang kanyang bayaw si Edgar Manalansan. Hello. Kumusta kayo dyan? Then, tuloy-tuloy lang ako sa pagdodoktrina. Until one time, napapansin ko marami ang dumadalo sa doktrina ang tawag dyan. Bible study. Ako naman, nasa labas pa ako ng iglesia, di pa ako natatawag, nakikipag debate ako sa nagdudoktrina si Kasisar Magusara, taga Mindanao. Ipinangangahas ko noon ang dogma ng New People's Army or Communista na ginagamit nila ang limang sinsya. Oo. Una, yung tainga, then ilong, sense of smelling, balat, sense of feeling, tapos dila, sense of tasting. Yan ang, di ba lima na? At ang paanim, lately, na-discovery ko, when I was one of the readers of the books of Dr. Stephen R. Covey, na there's a common sense na ituro nga sa iglesia na ang Diyos, malalaman natin o makikita natin sa mga bagay na kanyang ginawa. Hindi nga natin makikita ang Diyos dahil espiritu yan sa kalagayan. Yung iba din o Diyos si Kristo. Pero sa iglesia, hindi po Diyos si Kristo. Pero may mga katangian siya na galing sa Diyos. Sa madaling sabi, itinuloy ang aking doktrina pag-alis ni Kasisar Magusara. Itinuloy ni Ka Arthur. Diyan ako natawag sa lokal ng Kanhuraw. Kanhuraw ba yun? Diyan sa may General T. De Leon sa Valenzuela. O yan ang gagawin kong, sisikapin ko na yan ang gagawin ko na thumbnail. Ang lokal ng General T. De Leon. Okay. Nung nakikipag-debate ako sa iglesia, kasi noon doon kami sa barangay San Jose sa Inabangan, dahil sa kawalan ko ng pananampalataya, pag nagmamahayag ang iglesia roon, binabato ko yan ng bote ng gin. O, sanlibutan pa ako noon. O, pero nagtataka ako walang tinatamaan. Na kapatid, banal ang kanilang pagtitipon. So, doon naging curious ako, bakit wala akong tinatamaan? Marami naman sila. O baka may natamaan, hindi lang umimik. Pero buti yan ang gin na wala ng laman. So, ganun ako nag-umpisa sa journey ko para sa iglesia. Pag namamahayag naman ang ministro, nagdudoktrina doon kay La Kakustan, anak ni, tatay ni Rogelio Basada, nandun lang kami sa silong. Naririnig ko't na iintindihan ko ang doktrina. So, sa madaling sabi, pagdating ko rito sa Maynila, itinuloy-tuloy ko ang
aking doktrina. Pero nangako ako, sabi ko sa ministro, imposible ka ako maging iglesia ni Kristo. Kasi doon nga sa amin, may iglesia rin, hindi naman ako pumasok. Ipinagyayabang ko ang aking talino kasi graduate naman ako ng valedictorian. Kako hinding-hindi. Dalawa pa, superlative, hinding-hindi. Ako papasok sa iglesia. Din kinabukasan, humiram ako ng bike ni Kuya Maning. Bike yan ng kanyang anak na si Bobby. Bumaba ako sa RT subdivision. Tapos, iikot kasi ako. Bago ako tumawid sa MacArthur Highway, tumingin muna ako sa kaliwa, tumingin ako sa kanan. Wala namang sasakyan. Pero bakit paggising ko, nandun ako sa ospital. O, tinahi ang aking mga sugat na sugatan ako sa puwitan. Mayroon akong 17 na tahi, 17 stitches. At itong ulo ko, malambot na, nalamog. May mga sugat ito. So, noon, nagising ako, I was almost unconscious for 2 hours. Mula alas 4 ng hapon. Mabuti kasi, dinala ako ng driver. Hanggang edad kong 56, iniisip ko, bakit ba ako nabundol ng sasakyan? Wala naman sa kaliwa, wala naman sa kanan. So, ginamitan ko ng common sense, ang nakabangga sa akin, galing sa aking likuran. Yung paakyat, mabilis ang kanyang pag-akyat, mabilis ang kanyang paandar. Kaya pala ako nasugatan sa puwet. So, isinugod ako sa ospital. Kinabukasan, nabagbag ang damdamin ko. Dahil maraming kapatid na pumipila na may mga pasalubong. Nagbibigay sa akin ng pasalubong, ilinalagay roon sa may mesa sa room ko sa ospital. Oh. May dadala ng mangga. Doon ko naramdaman na nagdadamayan ang mga kapatid sa iglesia. Sa madaling sabi, pinagpatuloy ko po ang aking doktrina kay Ka Arthur na. Then, in May 30, 1980, nabautismuhan ako. Ganun ang pagkatawag ko sa iglesia. Diyan na sa may General T. De Leon. Hello, mga kapatid sa lokal ng General T. De Leon. Kung hindi ako nagkakamali, dati ay Kanhuraw yan. Hindi ko na lang i-explain yung history kasi hahaba tayo. So, sa madaling sabi, mahirap magsalita ng tapos at binabangga mo ang Panginoong Diyos. Kung ikaw ay nasa labas ngayon ng iglesia o ikaw ay kusang lumabas, bumalik ka. Yung nasa labas na sanlibutan pa, magbalik loob na, magpadoktrina na kayo. Kasi ang iglesia, hinintulintulad yan ng dalawa. Ang iglesia at ang Arka ni Noe. Nung panahon ng bahang gunaw, ay pinapaggawa ng Diyos ang si Noe ng isang barko, sabihin natin, o daong, na sino man ang pumasok roon sa daong
ay siyang maliligtas. Dito naman sa loob ng iglesia, ang pangako ng Panginoong Jesucristo, sino man, Juan 19, tingnan mo kung mayroon kang Biblia, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Sino man, mayaman ka man o mahirap, walang pinipili, sino man taong pumasok sa akin. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas pa mismo ang nagsabi, nakasulat yan sa Biblia, hindi na yan mawawala hanggang sa araw ng paghuhukom. So ganun na lang ang pananampalataya ko. Kasi ang Apostol Pablo man ay inusig ang iglesia at tinawag siya sa mga daan. Papunta siya sa Damascus, kung hindi ako nagkakamali ha. At tinawag siya mula mismo ni Kristo. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, Pablo, bakit mo ako pinag-uusig? Kasi bang uusig nga si Pablo noon sa iglesia. At natawag ngayon si Pablo at naging mabuting apostol. Siyang maraming isinulat na mga aklat ng mga gawa at marami pang iba. Kung di ako nagkakamali sa Roma. Kaya may nagko-question sa akin, hindi raw ako iglesia. Kasi ang ginagamit ko na handog, budgeting. Oh. Ang ika po, 10%, wala raw doktrina sa iglesia ang 10%. Totoo naman yan. Pero may doktrina tayo sa paghahandog na ayon lang sa puso. Negosyante ako. Ano ngayon kung 10% ang ibinibigay ko sa iglesia? Di ba? Tapos pagdating pa ng katapusan ng taon, kung may pagpapala, dinidetermine ko ang cash on hand, yung savings sa bangko, at mga properties na binili ko kung mayroon man, mga biyaya, kinukuha ko ang cost of goods. Tapos, inaano ko yung 10% pang handog yan para sa pasalamat. So, kanina, nagpasalamat din kami, pero dagdag na pasalamat yan. Kapag binigyan ka ng Diyos ng mga biyaya, bakit hindi? Oh. Sa'yo ang 90%. Just porsyento lang para sa iglesia. Ganun lang ang pagkatawag ko sa iglesia hanggang na bautismuhan ako. Patapusin ko na ito ng 19 minutes only. Punta kayo sa mga lokal ng iglesia na malapit sa inyo at magtanong kayo para bigyan kayo ng mag-assist sa inyo, yung mga ministro at mga manggagawa. If you like the video, don't forget to subscribe at marami pa kayong mapapanood na mga upload at mga current video. Thank you. Have a nice day. Take charge. Bye-bye.